Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Bago tayo magsimula, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa walang hanggan niyong pagmamahal at pangangalaga sa amin. Aking Ama, tinataas ko sa oras pong ito naway marami po kami maunawaan, maintindihan at malaman na kung ano po ang inyo pong kalooban, Ama, na naway makatupad po kami sa aming tungkulin sa paggawa ng kabutihan. Sa tulong po na inyong buktong na anak na si Jesucristo ang Panginoon. Amen. 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 Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y naguguluhan? Ikaw ba'y minamalas? Mga kapatid, bakit? Para malaman nyo ang kasagutan, malaman nyo kung bakit ganito. Kaya po tayo nalulungkot. Dahil meron tayong ninanais. Na hindi po nais ng Diyos. Bakit? Kaya tayo minamalas. Dahil napakarami natin ginagawang kalokohan na labag sa kalooban ng Diyos. Doon po tayo mamalasin. Kasi po, ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang nagbibigay ng swerte sa atin. Ganun yun, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, tutungo tayo ngayon sa gawain ito na kalooban ng Diyos. Masasabi ko, hindi kayo mabibigo. Dapat po maging malinis ang katawan at espiritong ito na pinahiram lang ng Ama sa atin. Pinagkalooban po tayo ng Ama na malinis na kaalaman, malinis na kalakasan, malinis na pag-uugali. Nang dahil po sa paniniwala sa mga tukso, yung mga dikta ng mga masasamang elemento, masamang espiritu na sinunod. No? Sinunod po ng tao. Dito po nagkaroon ng dumi ang ating pong spirit. Dahil nakakain natin ang maruming salita ni Satanas na Diablo. Para po maging malinis tayo, marami pong pamamaraan ng paglilinis. Una sa lahat, baguhin natin ang ating pag-uugali, yung mga masamang gawa, aalisin natin. Yung masasamang isip, aalisin natin. Mga kapatid, pangalawa, may mga pamamaraan pa na yung tinatawag na yung divine entity, yung divine entity po ng ano. Ang Ama po ay lumikha na iba-ibang uri na tinatawag na divine entity. Ito po ay may mga kalakasan, maging halaman, dito sa lupa, tubig, at sa hangin, na dapat
ito po ay kanyang nilikha rin para maibigay niya sa tao, para magamit ng tao sa kabutihan. Napakalinis po ng mundong ibabaw. Isang paraiso po ito na inilaan ng Ama para sa atin lahat. Pero sinabi nga ng Ama, huwag niyong kakainin, no? ang isa dyan na tinatawag na halaman o ano man po na sinasabi ng Ama. Sa totoo lang po, hindi po mansanas yun. Yung sinasabi ng Ama, huwag kakainin, yung isang salita na magbibigay sa kanila na iba-ibang uri ng kaalaman. Kaya po sinabi ni Satanas na Diablo, no, kapag nakain niya na ang tao ang kanyang mga binibigkas, magkakaroon tayo ng kaalaman na katulad din ng Diyos. Kaya nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanyang larawan. Mga kapatid, kaya po nung sinunod nila ang salita ni Satanas, natukso na sila, no? Na nakagawa sila ng paraan paano lumikha ng tao. Biro nyo? Yung mga pamamaraan na makamundong pamamaraan. Na nagtalik sila, no? Na hindi kalooban ng Diyos, hindi pa panahon ng kalooban ng Diyos yung pagtatalik nila. Pinangunahan nila ang Diyos. Mga kapatid, pinangunahan nila ang Diyos. Kaya dumating ang oras ng galit at puot ng Ama sa ating lahat. Na sinabi niya, pitunsalin lahi, magkakaroon ng pagdurusa, paghihirap, mag-aaway-away hanggang sa panahon ngayon, eto na po ang nangyayari. Kaya mga kapatid, maraming tao na natutong mga pamaraan na tinatawang black magic sa panahon ngayon. Black magic. Meron silang ginagamit, no? Na mga bagay na may mga kapangyarihan marumi. Kaya nga, idinidikta ng Ama sa kanyang mga hinihirang, mga pinipili para i-share sa lahat ng tao. Katulad po ng ginawa sa akin ng Ama. In the very beginning, when I was 8 years old, ako po ay nakakita ng isang napakalaking kalapating puti na tinatawag po na Holy Spirit. Mga kapatid, mula po nang dumating sa buhay ko at nakita ko ang kalapating puti, nagkaroon na po ako ng kakaibang kaalaman na dumarating sa buhay ko yung mga mensahe kung ano ang dapat kong gawin para ma-share ko ang kaalaman na ipinagkatiwala ni Ama sa akin. Kaya ito mga kapatid, magbibigay po ako sa inyo ng mga halimbawa. Kapag marumi, no, ang lansangan, no, diniktahan ng Ama isang tao para linisin ang lansangan sa pamamagitan ng walis, kasangkapan, walis po. Kaya marami po nagwawalis sa kalsada o sa daanan po para luminis. Ba? Oh. Lahat po yan may mga gamit. Pag may sakit tayo o marumi ang katawan natin, natutong gumawa ng sabon para sabunin ang dumi at paliguan. Maligo,
buhusan ng tubig. Maruming mga gamit, nililinis po. Ngayon, mga kapatid, may mga duming espiritual. Pwede nila tayo pahatidan na ibang uri ng sakit. Espiritual po. Kaya ang tao po kasi, no? Kaya nagkakasakit dahil po nagkakasala. Kaya tayo tinatamlan dahil nagkakasala. Minsan naman po, kaya ang tao rin nasasaktan dahil meron taong gumagawa na hindi maganda para po sumpain ang tao. Ganyan po yung mga pamamaraan ni Satanas. Kaya po idinigta ng aking ama o atin ama sa langit, idinigta ito sa akin na anak, igawa mo ng pananggalang ang iyong mga kapatid laban kay Satanas na Diablo. Kaya mga kapatid, dumating po sa buhay ko yung paggawa. Yung unang-una po idinigta sa akin ng ama, kung paano po makabuo, no, ng Miraculous Healing Pendant. Napakahiwaga po nito since 1982 to 83, nakabuo po ako nito. Dati po kasi ang gamit ko, yung nyog na walang mata po, lagi po kusong kakrak, nababasag, ganon. Kaya po, nire-repair ko na nire-repair ito, pero dumating ang panahon, talagang masama na po, bumagsak po ito, talaga ng kahiwalay-hiwalay. Kaya ang ginawa ko, tuluyan ko na siyang tinabi. Ngayon, may idinigta sa akin ng ama na buuin muli sa iba sa pitong klaseng kahoy. Kaya pinagsama-sama ko po rito yung pitong klaseng kahoy. No? O, nandito po yung sinukuan na kahoy. Meron po tayong baon na nyog na walang mata na kahoy. Dignum na kamagong na kahoy po. Palaspas. O, meron pa po yung tatlong na ilagay dito. Siyempre po, ito po yung mga hindi na dapat ilahad. Ang mahalaga, yung kapangyarihan po ng Miraculous Healing Pendant, nakonsagrahan po ito sa lahat po ng gamit na ito, ikinonsecrate po dito sa gamit na to. Kaya napakahiwaga po ng Miraculous Healing Pendant. Nakakapagpalayas po ito ng masamang espiritu na hindi rin tayo sasakupin ng mga iba-ibang uri ng gawa ng mga taong may kinalalaman sa gawang kadiliman. Kaya mga kapatid, dumating din sa buhay ko ang paggawa po, no? Dinigta sa akin yung tinatawag na kamagong. No? Yung mga kamagong po na nahukay sa ilalim ng lupa. Hindi po ito yung kamagong na pinutol, yun na, hindi po. Ito po ay nagkaroon po ito ng kalakasan dahil po sa tagal. Na iba-ibang uri ng enerhiya sa ilalim. Kaya po dito, marami na rin nakatira. Pwede pong tinirahan to ng iba-ibang uri ng elemento, no? Pero nung nakuha po sa taas to, ito po ay nakonsagrahan, pinaduguan, para po maging malinis at umalis na po doon yung mga espiritu na nakaano. Kaya ito po ay matibay na gamit na panlaban maging kay Satanas na Diablo. Mas maganda pong gamitin ito, no? Kasi po ito nakonsagrahan din ng pitong kalakasan. Pitong kalakasan. Okay mga kapatid, ha? Magpapatuloy po tayo. Ito, part 2, no? Magpapatuloy po ako. Kasi po, i-upload ko to ngayon. Sundan nyo kaagad yung part 2 nito. Marami po salamat, ha? Nasa ano na tayo? Nandito po tayo. Okay.